Sa likas na kagandahan ng mitolohiyang Pilipino, maraming kakaibang nilalang ang nagbibigay kulay at kakaibang kahulugan sa mga kwento ng bayan. Isa sa mga ito ay ang misteryosong nilalang na tinatawag na Wakwak. Ang kakaibang nilalang na ito na madalas nilalarawan bilang isang ibon ay nagdudulot ng takot sa kasaysayan sa kakaibang paraan sa mga komunidad sa Pilipinas. Sa videong ito, ating susuriin ang pinagmulan, katangian at kahalagahan ng wakwak at papasok tayo sa kasaysayan ng misteryosong nilalang na ito. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like or mag-comment sa mga video. Malaking tulong ito sa amin na gumagawa ng mga content gaya nito. Ang alamat ng wakwak ay nagmumula sa mga sinaunang kwento ng mitolohiyang Pilipino. At ang mga kwento nito ay pinasa mula sa salinlahi hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng tradisyonal na kwentuhan. Ang nilalang na ito ay pinaniniwala ang isang bampira na lumilitaw sa anyo ng isang malupit na ibon na may malalaking pakpak at mga matatalim na kuko. Ang mga kwento ng wakwak ay nag-iiba depende sa rehiyon ng Pilipinas at may kanya-kanyang pagdadagdag ng mga katangian at kwento sa mitolohiya. May ilang mga ulat na nagsasaad na ang wakwak ay isang dating tao na sumailalim sa madilim na ritual upang magkaroon ng mga kapangyarihang supernatural. May mga naniniwala naman na ito ay isang may kakayahang magbago ng anyo mula sa tao patungo sa anyo ng ibon or depende sa kung ano yung kanyang kagustuhan. Sa kabila ng pagkakaiba, iisa ang tema ng kwento ng nilalang na ito. Ang ugnayan nito sa dilim at ang pag-atake nito sa mga tao tuwing gabi. Ang pisikal na anyo ng wakwak ay madalas na ilarawan bilang isang malaking nilalang na kamukha ng ibon na may pakpak na kayang takpan ang buong bayan. Sinasabi na may kakaibang ingay na lumalabas mula sa kanyang pakpak na kung tawagin ay wakwak. At dun din nila nakuha ang pangalan nito. Ang nilalang na ito ay may matalim na kuko na ginagamit sa pag-atake sa mga hindi inaasahang biktima. Sa ilang kwento, itinuturing na may mukha itong katulad ng tao na nagdadagdag sa pagkalito sa pagitan ng tao o supernatural sa mundo. Sinasabi rin na ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na nagdadagdag sa pangamba sa mga nakakaranas ng engkwentro sa nilalang na ito. Madalas inilalarawan ang wakwak bilang isang nilalang na lumalabas lamang sa gabi, naglalakbay sa ilalim ng takip ng dilim upang hanapin ang kanyang biktima. Pinaniniwalaang ang target nito ay ang mga kababaihang buntis kung saan ginagamit ang matalim na kuko para tustahin ang bahay bata at kainin ito. Ang masamang aspeto ng mitolohiya na ito ay nagdadagdag sa papel ng wakwak bilang tagapaghatid ng kasamaan at takot sa kultura ng mga Pilipino. Upang mapanatili ang sarili laban sa wakwak, lumabas ang iba't ibang pamahiin at mga gawi. May mga naniniwala na ang paglalagay ng bawang o iba pang mabangong halaman sa paligid ng tahanan ay isang mabisang panlaban sa nilalang na ito. Samantalang ang iba naman ay umaasa sa anting-anting at agimat para sa proteksyon. Ang alamat ng wakwak ay naging bahagi ng kultura ng Pilipinas. Naging babala lalo na sa mga buntis at sa mga batang naglalaro sa gabi. Ito ay naglalarawan ng pangamba at takot ng komunidad, lalo na sa harap ng hindi kilala at ang mga nilalang sa kakaibang dimension. Dahil sa kasaysayan ng wakwak, ito ay naging bahagi na ng popular na kultura. Lumitaw sa panitikan, pelikula at iba pang uri ng media bilang simbolo ng takot at ng supernatural. Ang wakwak na may kanyang nakakatakot na kwento at kakaibang katangian patuloy na nananakot sa mitolohiyang Pilipino. Habang ang mga kwento ay pinamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, ang alamat ng nilalang na ito ay umuusbong, nagkakaroon ng bagong dimensyon at interpretasyon. Sa pagtingin sa wakwak bilang simbolo ng takot o bilang isang babala, nananatiling bahagi ito ng mayaman at kakaibang kwento ng mga nilalang na nagbibigay buhay sa mitolohiya ng Pilipinas. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like or mag-comment sa mga video. Malaking tulong ito sa amin na gumagawa ng mga content gaya nito.